sa kapatayan. Aleluya, aleluya, ang buong pangkatiwan sa Diyos na kayaan. Nagtuturo ang mga hirap, masagang kahit ang tayo lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ng pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumain rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buwat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng hope at nananalangin na magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmastan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." Tatlong ulit na nangyari ito
at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko at tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anin na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad na ibinigay ninyo sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong Yaong Batis ang hanap ng isang usat, gayon inahanap ang Diyos ng uwaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan. Buhat sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang, galak at ligaya ang sa akin iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa dit dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ng mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauuna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at nagwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Marahil ang Diyos ay may pangarap para sa ating lahat. At ano po ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat? Na ang bawat isa sa atin magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kagaya ng nabanggit sa ating ebanghelyo, yaan ang pinangarap ni Jesus sa bawat isa. Buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Ngunit kung titingnan natin ang ating mga buhay, mga kapatid, kaganap-ganap ba? Kasiyasiya ba? Kung titingnan natin ang ating buhay dito sa lupa, hindi naman ito perpekto. Maraming paghikahos, maraming pagkukulang, maraming sakit, maraming pagsubok, maraming problema. Pero minsan hindi natin napagtatanto na tayo minsan ang nagiging dahilan ng mga pagsubok na ating hinaharap. Ang mga maling desisyon natin sa ating buhay, minsan ang nagdadala sa atin na humarap sa iba't ibang problema ng buhay. Minsan, ang sariling pagpili natin ang nagdadala sa atin sa ating kapahamakan. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, tayong lahat ay tinuturing na tupa. Kung matatandaan po natin ang ating ebanghelyong binasa kahapon, si Jesus ipinakikilala niya yung kanyang sarili bilang isang mabuting pastol. At sa kanyang pagiging mabuting pastol, ano ang ipinaalala sa atin ni Jesus? Na handa siyang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa. At sa pag-aalay ng kanyang buhay sa mga tupa, tinuturing niya itong pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang mga tupa. At sa pagmamahal at pagmamalasakit ni Jesus bilang mabuting pastol, ayaw niya ang kanyang mga tupa ay mapahamak. Pero bakit minsan napapahamak ang mga tupa? Bakit minsan napapahamak tayong mga sumusunod kay Jesus? Una sa lahat, ayaw natin pakinggan ng tinig ni Jesus. Pangalawa, minsan matigas ang ulo natin. Kaya hayaan natin na sa araw na ito, mga kapatid, binibigyan at pinapaalahanan tayo ng Panginoon
ang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Kaya anong hamon sa atin? Pakinggan natin ang tinig ng mabuting pastol. Pakinggan natin si Jesus, dahil kapag tayo ay marunong sumunod kay Jesus, makakamit natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga sa ating ebanghelyo, hindi lang sinabi ni Jesus na siya ang mabuting pastol. Kasama sa pagpapakilala ng Panginoon, sinasabi na siya ay ang pintuan. At anong klaseng pintuan ang ipinagkakaloob ng Panginoon? Kung titingnan natin mga kapatid sa mundo natin ngayon, napakadaming pintuan ang ipinagkakaloob ng mundo. Pintuan ng kaginhawaan, pintuan ng kayamanan, pintuan ng kasiyahan, pintuan ng tagumpay. Pero kung titingnan natin mga kapatid, ang pintuan na ipinagkakaloob ng mundo, ito ay pintuan na magbibigay sa atin ng panandaliang kasiyahan. Ito ay pintuan na magbibigay sa atin ng panandaliang tagumpay. Ngunit ano ang binagkakaloob ni Jesus bilang pintuan? Pumasok tayo sa pintuan ng Panginoon at dadalhin niya tayo sa isang buhay na walang hanggan. Walang katapusan ng kasiyahan, walang katapusan ng kaligayahan, walang katapusan ng pag-ibig sa pintuan na ipinagkakaloob ni Jesus. At ang mga taong pumapasok sa pintuan ng Panginoon ay ang mga taong pumipili at nakikinig sa Kanya. At sa pintuan na yon, makakamit natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Tinig na may pagmamahal, tinig na may pagmamalasakit, at hayaan natin na dalhin tayo nito sa pintuan na ipinagkakaloob ni Jesus. Pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Pintuan na ang magdadala sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno na magbibigay sa atin ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakakilala sa mga kabilang sa kanyang kawan sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang ating panalangin, banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway karoon nito sa pamamagitan ng tapatan sa mabuting pastol, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga.
Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay pagbubungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinatampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Yet inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
akong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino organisasyon at samahan ng ating simbahan, lalo na po mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Easter Recollection sa darating na April 23, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Reginald R. Malikdem, Vicar General ng Mission Station Priest ng Mary Mother of Hope Chapel, Landmark at ng
Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel, Makati. Makiisa po tayo. Inaanyayahan po mga ministry at organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating na Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado, ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na ikasampu ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rupino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024 at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ika-anim ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungo sa Antipolo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza Sanan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo at Jesus Nazareno, sinasama Kanda.